Hi, it's me, Ivy, and welcome to my YouTube channel. Today, I'm going to cook one of our favorite dish, shrimp chop suey. So, without any further ado, let's start. Olive oil or siguro mga 2 tablespoons lang siya. And then the shrimp, yung shrimp, nilagyan ko na siya ng pepper and salt. Let's cook this. Kung gusto niyo guys na chicken or kaya pork, pwede rin siya. Maliliit lang siya na hiwa. Then, lagyan siya ng paminta. And then, salt also. Yung shrimp ko, hinati-hati ko kasi ang lalaki. Tapos para madami-dami naman. Ayan. Pink-pink siya. Si Edwin, pag ito ang niluluto ko, hindi na siya kumakain ng kanin. Gulay lang. Tsaka pasin siya na guys, ha? First time kong mag-gawa nito. Kaya minsan, nagagarapal pa ako. Alam nyo ba guys na noon hindi talaga ako marunong magluto. Kahit mag-operate ng oven, hindi ko talaga siya alam. Kaya pasalamat ako nung nagtrabaho ako sa home care. Tapos yung may-ari, tinuruan niya ako mag-operate ng oven. Tapos magbasa ng mga recipe kasi hindi ko talaga siya alam. Tapos nung mag-asawa ako, ayun, talagang nag-try talaga akong matuto magluto. Tapos nung una asawa ko ang nagtuturo sa akin magluto, so turuan niya ako magluto. Tapos siya ang aking taga-tikim. Tapos pag cake na siya all the way, put it on. Lagay mo muna sa pinggan. Set aside muna natin siya, guys. Tapos sa same pan, mga 2 tablespoons ulit.
ng oil. Okay, put onion. Maraming onion, masarap. And then garlic. Masarap ito, guys, promise. Pwede kayo guys mag lagay ng iba pang gusto nyong vegetable. So, nasa sa inyo yung kaanang gusto nyo. Siguro mga 3 to 5 minutes. Kasi masagal siyang maubos. Maluto. Sana gusto ko sa gulay guys yung crunchy siya. Daming recado masarap. The next is cauliflower. And then broccoli. Thank you.
shrimp butt. Yung breast ko, guys, yun yung mga ulo ng shrimp. Tapos pinakuluan ko siya. So, yun ang naging ano ko, sabaw ko. So, may 2 to 3 minutes simmer. Don't forget to halo halo. Gusto ko yung ano, the gulay na crunchy. Halo halo lang siya. At yan, habang naghihintay kayo, pwede kayong sumayaw. Sayaw. Sayaw pa. And then you can green pepper natin. Madali lang to, guys, kasi ayaw natin ma-overcook yung gulay natin. Tapos yung ating snow peas. Halo mo siya. Bango. I didn't put sabaw ulit. Ano ito? Sweet bell pepper red. Ganda ng kulay, di ba? Look. Halo lang ng halo. We
Hindi kayo maglagay ng sayote, celery, sarap siya. Ganda ng kulay niya, di ba? And then we can put our cabbage. Dalawa lang kami ng kakain. Masarap ito kahit walang rice. At saka healthy pa siya, guys. So, halo lang ng halo. Yan. Tapos pwede na natin i-add yung ating shrimp. Tapos yung quail eggs natin, o diba? Masaya na naman ito ang aking asawa. Maliit yata yung kawali na pinaglutuan ko ah. Let's simmer.
Nili-edit natin yung soy sauce. 2 to 3 tablespoon. And then yung oyster sauce natin. Mga 2 tablespoons siguro. Depende sa inyo guys kung ilan ang gusto nyong ilagay. So, stir it. Ooh. Oops. Maliit yung aking kawali. Pero okay lang yan. Kaya yan. Kaya yan ang power. Ooh. Ayaw natin ma-overcook ang ating vegetable. A little salt. Sarap. Yan. Tapos, pwede na natin ilagay ang ating cornstarch. Yeah. Pampalapot. Yan. Ganda ng kulay, di ba? Sarap. Di ba siyan? Luto na to, guys. Yes. Ayan. Off, turn off na natin ang ano, kasi ma-overcook siya. Ayan na guys, luto na siya. Tikman natin. Perfect.
Ilagay na natin siya guys sa lalagyan kasi pag hindi natin inalis sa kawali, ma-overcook ang gulay natin. So, iniiwasan natin yan. Ito na guys! So, that's it mga friends! Thank you for watching and please don't forget to subscribe, likes,